Yo, what's up guys? Usapang play and earn games na naman tayo. At sa video na to guys, titignan naman natin ito namang isang idle game at sumikat na nga to sa pangalang Ghost noong 2005 at nirebrand nila guys noong 2008 naman. Then another rebranding ng 2012-2019 at dito nga guys ay magkakaroon sila ng bagong release ito ng mga idle savers nila na galing nga dito sa original na Soul Savers Idle RPG. So itong game na to ay originally ay isang Korean game, you know? At ito nga ngayon ay na-introduce naman nila ito namang tinatawag nilang Soul Saver na isang idle RPG na dito naman ngayon sa blockchain. At dito po yan sa Binance Chain. At dito nga guys, nagkaroon tayo ng access dito naman sa close beta testing nila. So sa video na to, papakita ko yung gameplay nitong game at iba pang information about naman dito sa game na to. Pero bago tayo mag-upisa, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang play and earn. Soul Saver Idle Savers. Yan nga po yung titignan natin ngayon guys. So papakita muna natin agad ito namang gameplay nitong game na to. Pero para sa mga nagtatanong guys, paano ba matatry itong game? Kasi nga nasa close beta pa lang siya ngayon. Unfortunately guys, ay close na po yung recruitment nila eh, no? Noong January 5. Pero syempre magkakaroon pa yan ng iba pang mga beta test. Kaya dito po sa website nila, may nakalagay na recruitment. I-click nyo lang to at mapupunta naman kayo dito naman sa recruitment nila ng mga beta testing nila. At siguro in the future magkakaroon pa ng mga bagong sign up para naman ay maka-join at matry nga itong game. Pero bago natin puntahan yung iba pang mga information about naman dito sa game na to, dito muna tayo sa pinaka-app, no? Na-install ko na yung app at itong app na to originally ay Korean app to at kinonvert nga nila papunta naman sa English. Pero dito nakalagay Korean pa rin, pero sa tingin ko ito naman yung game wallet mo, itong nakalagay sa baba at itong ang nasa taas, ito naman yung pinaka-username. So enter lang natin. So kahit ako guys, sinasaan ko na maraming mga typo error dito at marami pa nga mga problema kasi nga beta test pa lang ito. At the same time, galing naman siya sa Korean version at kinonvert nga para naman ay mapunta sa global dito naman sa English version nila. So dito guys, makikita natin yung pinaka-character at dito nga meron tayong mga NPC din. So meron tayong stage 1 at level 1 pa lang ako at ito naman yung pinaka-character information natin. Ayan, meron tayong mga equipment na wala nga ako eh, no? Mamaya tignan natin kung pwede tayong magbukas ng mga equipments. Meron tayong skill din, level 1 yung mga skill natin at pwede tayong mamili para naman ay magkaroon tayo ng mga combo. At mamaya tignan naman natin itong tinatawag nilang incarnation at itong ang mining. So itong mining isang klaseng gameplay din to na pwede nating gamitin kung mayroon tayong mga NFTs, eh, no? So pag clinic natin yung start stage na yan, mapupunta na agad tayo dito naman sa adventure natin. Kung makikita niyo, idle nga ito, eh, no? So auto lang ito lahat. Mag-automatic siyang attack at automatic ding a-attack itong mga kalaban at automatic din siyang mag-proceed dito naman sa kabuuan ng adventure niya dito sa stage 1. Pero kung gusto natin pabilisin, dito sa taas mayroon nakalagay na speed. So pwede nating i-times 2 yung speed na yan. Pwede natin pabagalin ulit, you know? So try lang natin guys na pabilisin habang dinidiscuss nga natin ito namang ibang bagay about nga dito sa game. So after mo na mga ilan laban or after mo na ma-clear out yung mga mahihinang mga mobs, mapupunta ka naman dito naman sa pinaka-boss stage. So every stage meron siyang boss at ito nga yung tatalunin natin para naman ay makaproceed sa another stage. So tignan natin guys ha kung ano makukuha natin pag nakatalo tayo ng boss dito naman sa game. So natalo ko na yung boss. Kung makikita nyo, mayroon tayong mga nakuha mga seed. I think yan yung gagamitin natin sa pag-reincarnate at nakakuha din tayo ng mga materials kagaya ng purple horn at itong ang gold. So kung makikita nyo, wala akong ginawa yun, no? At nag-proceed nga siya sa panibagong stage. So stage 2 na to ngayon at yun nga guys dahil hindi ko clinic yung home. So every time na matatapos itong stage ay meron kang option kung babalik ka dun sa pinaka-town or mag-proceed ka nga dito naman sa panibagong stage. Ngayon kung wala kang clinic na papuntang town ay automatic siyang mapupunta dun naman sa next stage, you know? Para nga ay magtuloy-tuloy ito namang pagiging idol niya. So wala kang gagawin dito kaso prone ka naman sa pagkatalo pagka ang sinundang stage mo ay medyo mahirap siya, no? So nasa yun kung magtutuloy-tuloy ka or babalik ka sa town. So speed up natin ulit to para naman ay mapunta na agad tayo dun naman sa pinaka-boss. Tignan natin kung ano yung boss dito naman sa stage 2 na to. So ito na yung boss guys. Same lang din yung boss siguro sa mga lower stage, no? Para parehas lang yung boss. So speed up natin tong boss. Tignan natin kung manalo tayo. Muntik na akong matalo, no? Half health lang. So meron akong 10 seconds para naman ay mag-start sa next stage. Pero return lang natin guys para ay mabalik tayo dito naman sa pinaka-town at makita nga natin kung ano yung mga nakuha natin dun naman sa mga laban na yun. So dito sa taas meron tayong mga nakuha mga gold. Meron tayong 9,000 gold. Ito meron din tayong nakuhang parang mga soul. At dito naman sa dalawa, hindi ko pa alam kung ano tong dalawang token na to. Pero sa tingin ko, ito yung governance token nila at ito naman yung isang alt token nila na pwede mo nga bilhin dun naman sa exchange, you know? Makikita natin guys, meron tayong quest dito. So gagawin natin dyan para makuha natin yung diamond na yan or yung
yung blue na crystal na yan, ay tatapusin natin yung quest na yun, eh, no? So kailangan natin magdagdag dito naman sa attack stat natin. So punta tayo sa character window at dito nga guys mayroon tayong attack. At ito pala mga gold na nakuha natin, ito pala yung pangbayad natin para ay makapag-upgrade tayo ng attack, defense at ito ngang health. So tignan natin, you know, magdagdag tayo dito naman sa attack. Tignan natin kung makukomplete natin yung quest pag nagdagdag tayo. So okay na yung quest natin guys, pwede na nating kunin nito at yun nga yung mission natin, no? At nagkaroon tayo ng reward na 1,000 na mga diamonds. Yan, mayroon tayong 1,000 diamond. Yung diamond na yan, dito natin gagamitin yan sa reincarnation. So na-reincarnate na yung character ko guys, no? Pero yung reincarnation na yan ay magandang gawin lang yan pagka umabot ka na ng 20 stage pataas at babalik ka nga ng stage 1. Kung makikita nyo, after ko mag-reincarnate ay napunta ulit ako sa stage 1 na wala yung gold ko kasi nga magre-reset yung character mo kasi natapos mo na lahat ng stage. So panibagong chapter na naman yun ng mga stage, yun nga lang ay kailangan mo mag-reset ng ilang bagay kagaya ng gold at yung stats mo nga. Pero ibig sabihin yun guys ay mas lalakas yung character mo kasi pwede ka na ulit mag-start at pwede ka na ulit mag-grind. Ngayon nakalagay naman dito mura sa ngayon, you know? Pero after daw na matapos itong close beta, yung requirements ay tataas na sa 1 million na mga seed para makapag-reincarnate ka naman. So medyo mahal yung requirements kung gusto mong mag-reset ng character mo or mag-reincarnate. At yun nga guys, dahil nasa close beta pa lang ngayon ay medyo madali lang, you know? Nakapag-reincarnate agad ako dahil 1 lang ang kailangan nating seed, you know? Para mapakita lang naman yan. So dito naman sa skill, pwede tayong mag-acquire ng mga bagong mga skill, you know? At yun nga, pwede natin palitan yung ibang skill natin gamit nga yung mga bago nating skill. Pero dito guys, no, mayroon tayong mga requirements para maka-acquire din ng mga bagong skill kagaya nga ng level natin. So ako level 3 pa lang yung character ko, so hindi pa ako pwedeng mag-acquire ng panibagong skill. Next naman natin, paano pagka gusto mo pa ng iba pang mga character? Kasi nga gacha game ito, ang gameplay nito ay mag-collect at magpalakas nga ng mga characters at syempre ng mga items mo. So dito naman sa shop pwede tayong bumili ng mga items. Ayan, may nakalagay yung nakukuha nating blue diamond or itong altcoin nga nila na to ay pwede nating gamitin yan pagbilihan nito mga items na to na pwede magpalakas ng character natin. So kung makikita nyo guys yan, pwede tayong bumili nitong sword na to. Grade 4 yung sword na makukuha natin. Try natin magbumili ulit ng sword. At yun nga guys, iba-ibang grade yung pwede mong makuha, so gacha din ito, you know? At yun nga, random yung makukuha mo, depende sa luck mo kung anong klaseng mga items yung makukuha mo dito. Ngayon I believe magiging free to play to guys, no? Pero dito nga meron din naman silang mga NFT. Ngayon ang isa pang gameplay nito guys, maliban dun sa idol na itong ang first stage, no, na lalabanan mo yung mga kalaban first stage, meron naman silang mining. Itong mining guys, kung meron ka namang NFT, pwede mong gawin ito at pwede kang mag-earn after nga matapos yung mining mo. Kaso itong mining na to guys ay makokonsume naman yung oras ng NFT na mailalagay mo dito. Kagaya dito guys, 12 hours, you know, medyo matagal, kaso ang makukuha mo dito ay instant naman na malaking bulto ng reward. Kagaya dito nakalagay 3,600 agad na mga diamonds sa makukuha mo pag natapos nga itong mining na to. At yun nga, nakapag-start itong isa. So na-fill up ko na yung slot nitong isa. Meron siyang iba pang mga slot pero kailangan mo muna mag-level up para naman ay magamit itong ibang mga mining spot. So balik tayo dito sa pinaka-town at yun nga yung dalawang gameplay nito guys. At ang trabaho lang talaga natin dito ay magpalakas. Pero meron pa iba dito kagaya ng mga quest. Syempre, iba pa yung mission, iba pa yung mga daily quest. At meron sila dito mga skin pa na pwede mong bilhin. Meron silang mga end game pa na mga items. Pero sa ngayon ay hindi ko pa pwedeng ma-explain kasi nga hindi pa natin pwedeng ma-access. At para ma-discuss pa natin yung iba pang mga information about nga dito sa game, ay start lang natin tong idol gameplay nito, you know? So sabi ko nga kanina, ito namang idol savers ay galing nga po ito doon naman sa mga lumang IP na over time ay sumikat yan sa Korea, you know? Itong ang tinatawag nilang Ghost, itong Ghost Online, ito namang Soul Saver Online, at itong ang Soul Saver. At ngayon nga guys, so parang pwede nating tawagin parang franchise siguro ito sa mas madaling term, you know? At meron nga mga article dito about naman sa pag-acquire nila ng IP ng Soul Saver na yan, pero ito ay mga Korean website naman. Translate ko lang at yun nga nagkaroon sila ng pag-sign para naman dito sa blockchain game na to. So lumang game na dinala naman nila dito naman sa blockchain para magkaroon ng panibagong audience. Ngayon hindi pa natin alam kung paano maka-acquire ng mga NFT pero meron sila ibabang klaseng mga character dito. Kagaya nga itong Swordman, meron silang Assassin, meron silang Taoist at meron naman silang Archer. So familiar nga itong mga class na to. At ito nga mga investor nila guys, itong Mgame, ito naman yung original na may-ari nitong Soul Saver at dito na nga certified na
nga ito ng Certik, you know? At available na yung governance token nila dito naman sa Hubei. Di ko alam kung tama yung pagkabigkas ko, you know? So pwede ka nang bumili nitong Soul token nila at ang presyo nga ngayon ay nasa $26. Medyo mataas din, no? At medyo sideways naman yung galaw. Pero hindi naman yung kailangan para makapaglaro ka. Yan lang yung governance. Meron yung mga gamit paglabas nitong game at syempre meron din silang altcoin na pwede nyo magamit in-game din. Isang gamit ng mga Soul token, guys, ito ng mga VIP nila. So parang meron kang advantage sa game pag meron kang hawak or meron kang or bumili ka nitong mga VIP level nila. So meron silang 5 levels sa ngayon. Meron yung mga gold income na advantage at meron yung mga item advantage din. Tignan nyo na lang dito naman sa white paper nila. At yung Soul token ay tinatawag naman nilang key currency, no? Dito naman sa Soul Saver. At ito nga yung isang token na sinasabi ko, guys. Ito namang Saver token. Ito naman yung rewards for game story and PvP na magagamit nga natin yan in-game at ma-acquire natin itong isang token dyan naman sa in-game din. So nakalatag na lahat, no? Meron silang white paper, yung gameplay napakita na natin. Kompleto na sila, pero yun nga, kailangan pa nila ma-polish naman itong game at marami pang ang error dito naman sa pag-migrate nila. Galing nga dito sa Korean, papunta nga dito sa English at syempre marami pa silang ipapolish na iba pang mga bagay dahil nga pinasok nila sa blockchain ito namang game. So anong tingin nyo dito sa game na to, guys? Ito nga ay sumikat dati, no? Sisikat kaya ito ngayon na andito na nga sa blockchain at meron din namang mga tao na mahilig din naman sa mga idle games. At kung gusto nyo subaybayan itong game, gusto nyo laruin, I believe magiging free to play ito. Meron lang mga advantage kung meron kang mga NFT at lahat ng link na to, guys, kagaya nga itong Twitter nila, meron sila ditong quest, no? Meron siyang mission na pwede ka manalo ng cash pag nakompleto mo itong quest na to. So isang marketing strategy nila yan at iba pang mga bagay abot nga dito sa roadmap nila at iba pang mga updates andito naman yan sa Twitter at syempre sa Discord at sa Telegram. So lahat ng link na yan ilalagay ko naman sa description sa baba. So yun po yung Soul Saver Idol Savers Close Beta Gameplay, guys. Comment nyo na lang kung anong tingin nyo dito sa game na to at syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang Play and Earn. Pakilike na rin po at share itong video. See ya, guys!